alas 6 kasama si Alex Santos. Maghahatid sa inyo ng mga eksplosibo at eksklusibong mga balita at panayam sa mga taong may alam sa mga kontrobersyal na issue na siyang magliliwanag sa mga mahalagang usapin. Kaya tutok lang sa IC sa alas 6. Dahil rito, ikaw ay tiyak na magiging wise. IC sa alas 6. Magandang umaga po. Magandang araw ho sa inyong lahat. Araw ho tayo ho ng Tuesday, Martes, November 2, 2021. Kumusta na? Meron na tayong video winner. Ayan, nakikita nyo na ako, no? Ayun, nireset lang ho natin. Nagka-problema ho ang ating pong sistema ho dito. Pero okay na. Nandito na ho tayo. Alas 6:02 na po na umaga. Welcome po dito sa ating pong programang IZ sa alas 6. Sa araw ho na Martes, November 2, All Souls Day po ngayon po. Tulad po ng nawanglit po ng mensahe ng Pangulong Duterte na yung kahapon, All Saints Day, at ngayon po ay All Souls Day. Ito po na po ang pagbibigay po ng, tawag nito, pagbibigay po ng, tatawagan mo ko ulit. Sige, tawagan mo ko ulit para at least may backup tayo sa telepono. Ayun, tulad ng sinabi ko, ating po Pangulong Duterte, may mensahe po para sa ating mga kababayan sa araw ho ng All Saints Day at All Souls Day. Ito po, ang kanya pong mensahe para sa ating mga kababayan. Inananyahan po mga Filipino Catholics sa buong Pilipinas at sa buong mundo na gunitain ito pong All Saints Day at All Souls Day. This centuries-old tradition of honoring those who have come before us and led virtuous lives, as well as remembering our dearly departed, is a strong pillar of our faith and identity as a people. As we follow the example of the saints and pray for our loved ones who have passed on, let us also pray for each other, especially during this time of pandemic. We pray for those who have died because of COVID-19, and we also pray for those who have sacrificed life and limb to save more lives and keep us safe. So this occasion offers us a time to reflect and be grateful for the gift of life and the promise of eternity. With the grace of the Almighty, I have full trust that we will brave these trying times and emerge as a stronger nation. May we all have a blessed and meaningful observance. Ito pong dalawa pong ating pong ginugunitang at ating pong inaalala ang mga yumao po nating mga kababayan at ating pong mga santo, no? Mga santo na talaga naman po nagkita ho ng kanila pong pananampalataya. Yun naman talaga ho ang mensaheng dulot po ng ating pong Pangulong Duterte. So yun, ha? So ngayon ay holiday pa rin, no? Tama ba ako? Holiday pa rin ba? O November 2, All Souls Day, ha? Marami pa rin po ang nasa higaan pa rin. Dahil nga ho, walang trabaho. Ayun, sabi ni Hias, holiday pa rin. So, mahaba-haba pala. So, bukas pala ho ang balik ng realidad, no? Ng ilan po natin mga kababayan, back to work na ho bukas. Pero ngayon, I'm sure, nandiyan pa rin po kayo sa inyong pong mga destinasyon, sa inyong pong mga lugar na kung saan man kayo nagpapalipas po ng inyong pong bakasyon. Most likely, ang ilan, nasa mga probinsya, no? Kaya ko nabanggit po yan dahil nga baka siguro mamaya po magsisiuwian ang ilan po natin mga kababayan. At the same time, sinusulit talaga ho para makapag-recharge po tayo. Yung mga estudyante, baka next week po babalik, no? So meron po sila academic break muna. Pahinga muna ang mga utak ho ng ilan po nating mga estudyante. Magbabalik po sila by Monday, ha? Tama ba? November 8, ha? So marami ho ang nagbabakasyon ngayon. And speaking of bakasyon, nako, meron pong good news na hatid po ang Department of Tourism. Alam ba ho ninyo ang kanila pong hatid na good news? Dahil nga po, dahil sa niluwagan na ho ng ating pong IATF at ating pong pamahalaan, ang ating pong local tourism, yung pong galawan po, na pwede na kayong bumisita po sa mga tourist destination,
Pero siyempre, meron pa rin pong pag-iingat. Hindi po basta-basta ho tayong magliliwan-liw na lamang po at wala na ho tayong tawag ito, yung yung pagbabantay ho laban dito sa COVID-19. Pero ang good news po, nasabi ho ng ating pong Department of Tourism, dahil nga po may mga ilang lugar na naghahanap pa rin po ng RT-PCR test result. Bago kayo makapasok po sa kanila pong lungsod, sa kanila pong probinsya, para kayo po ay makapagpahinga o di kaya ay makapagpasyal sa kanila pong mga lugar. Dahil nga local tourism ngayon ay pinapayagan na ngayon. Ha? At ang sabi nga, dahil marami po sa ating mga turista, local tourists, ang nagbabanggit po na napakamahal ho ng RT-PCR. Ha? So doon pa lamang po napapagastos na ho sila. Ha? Hindi pa ho kasama po dyan ang airfare, hindi pa ho kasama ang hotel accommodation, tapos yung inyo pong kakainin ho dyan. Malay mo kung yung inyo pong hotel accommodation, walang pang breakfast. Ha? Walang breakfast for how many days po kayong maglalagay ho dyan sa kanila pong lugar. So gagastos ka ho sa pagkain. 3 meals a day po yan, di ba? Breakfast, lunch at dinner. Tapos kung mahilig ka pang tumunga, so gagastos ka pa ng mga inumin pa hunin nyo dyan. Dahil, di ba, siyempre kapag tayo po ay nakakapagbakasyon sa mga beach houses or beach resorts, may time po na talagang pamurningan po, ilan po dyan, di ba? So gastos mo yung 3 meals, tapos meron ka pang merienda, tapos meron ka pang inuman nights, So, sobra na hong gastos. Pero ngayon, ang sabi po ng Tourism Department, dahil ramdam ho kayo ng Department of Tourism, yung po mga local tourists, na siya po nagpapabuhay po sa industriya ho ng turismo, ang sabi ho nila, effective po kahapon, ang Lunes, ay meron na hong libreng RT-PCR test handog po ng Department of Tourism. Yun, ha? Maganda po yan. Pero ito po ay para ho sa mga kwalipikado pong mga local tourists, ha? Lokal na turista. Ito daw po ay dahil po sa napansin ng ating pong kalihim na si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na nakikita ho niya na may ilan sa atin na umaayaw pong bumiyahe dahil nga ho, doon pa lang sa RT-PCR test, makakadukot ka na ho sa inyong pong bulsa. Ano bang test ngayon? Meron pong 3,000, meron pong 4,000, hindi pa pareho, no? Wala naman siguro pong less than 1,000 ngayon. Ngayon, 3,000 ang RT-PCR test. Talagang yan pong hinahanap po ng mga local LGUs, local government units. So ngayon po, kung dati po ay subsidized po, ha? Ang bahagi po ng swab test para sa mga local tourists, ngayon, ito na. Ito po ay libre nang ibibigay po ng ating pong kagawaran po ng turismo. Ano pong dapat daw ninyong gawin? Ang sabi ho ni Secretary Romulo Puyat, dapat daw kayong mag-apply online doon daw po sa Tourism's Promotion Board, TBP. Meron po silang website po dyan at doon po kayo mag-i-input po ng inyong pong mga detalye. At syempre, dapat daw po ay may mga requirements po kayong ibibigay. Ha? Ano po yung mga kailangan po ninyo ipakita? Sabi po ng DOT, kailangan po ang mga pupuntahan ho ninyong hotel ay dapat po accredited nila ng kanila pong kagawaran, ng kanila pong DOT, Department of Tourism Accredited Hotel. At syempre, ipakita ho ninyo ang inyong pong airfare ticket. Kunyari, kung kayo po ay tutungo ho ng Siargao, hindi kaya ay kayo po itutungo ho ng sambang punta. Sino ba naghahanap po ng RT-PCR? May mga area kasi ho na naghahanap po ang RT-PCR test ngayon. Ibig sabihin, sila po ay nag-iingat pa rin na hindi ho siya basta-basta ho na napapapasok po ng mga bisita o mga turista. So kailangan pinag-iingatan pa rin po nila ang kanila po mga constituents po dyan sa ilang pong kanila pong lugar. So kailangan, ibigay po ninyo ang inyong pong hotel accommodation. Kailangan DOT accredited. Pangalawa, yung ticket po ninyo sa airfare, kailangan po mayroon pong return ticket. Ibig sabihin,
Kung kayo po'y tutungo doon, kailangan po ay makakabalik rin po kayo. Ibig sabihin yan po, round trip ticket po, kakita ho ninyo yan. And also, kapag pinakita na ho ninyo yan, at mailagay ho ninyo yan sa portal ho ng Tourism Promotions Board, libre na. Libre na ho. At ang DOT na po magbabayad ng inyong pong RT-PCR test. Yun nga, ang problema ho dito, isasagawa po ang RT-PCR test po sa Philippine Children's Medical Center. Diyan po yun sa QC. Bagamang isa pa lamang po ang pwede ho ninyong puntahan para kayo po ay makakuha ng libreng RT-PCR test, inaasahan daw po ng DOT na plano ho nila na damihan pa ho ang mga ospital na pwede hong magpa-test ang ilan po natin mga local tourists. So, yun lang po. Ang inyo po ipakita, no? Ito po ay kailangan dun po sa mga areas na meron po o naghahanap ng RT-PCR test results. Pero meron daw mga lugar, ayon po sa DOT, na hindi naman daw naghahanap po ng RT-PCR test. Ang ibig sabihin, ang hinahanap lang nila, kung kayo po ay fully vaccinated lamang, pwede kayo makapasok po sa kanila pong mga teritoryo. Tulad na lamang po ng ang hindi po nagre-require ng RT-PCR test para sa mga biyahero. Ito po yung mga lugar tulad ng Baguio, Negros Occidental, at maging ng Iloilo City. Ayun, ito po yung tatlo lamang lugar pa lamang siguro po, no, na hindi na po nagre-require po ng RT-PCR test. Okay, result. Resulta, tandaan ninyo. Tapos, ang ilang pa mga lugar, nag-aanap pa. So, mamaya po yung mga natin si Mayor Frolibar Bautista ng Malay Aklan. Dahil I'm sure marami hong gustong tumuho ng Boracay para matamasa ho nilang kagandahan po ng islang yan. Ha? Ako, hindi pa ako nakakabalik ko dyan eh. Ha? Kailan ko kaya masaset at kailan namin paplanuhin po na kami po ay makapag-bisita ulit ng Boracay. After pong na sa ilalim po yan sa rehabilitation, maaaring pwede na ho tayong bumalik ko dyan. So, mamaya po ay makakasama natin si Mayor Bautista na Malay Aklan, dyan po sa Boracay Island, para tanungin natin, sila po ba ay naghahanap rin po ng requirements ng RT-PCR pa rin po ba? Or pwede na? Pwede na bang fully vaccinated na lamang? Wala nang dadalhin po mga resulta pa ng swab test. So, paratis, medyo makagaan-gaan po ito. Sailan po natin mga local tourists na tulungo po dyan sa isla ng Boracay. Ayun. Sa ngayon, ayon kasi ho sa ating pong Department of Tourism, pinapasigla na ho natin ang ating pong turismo, no? Ito po ay sa pamagitan ng pagpayag na rin po. Hindi naman na automatic na kapag niluwagan ang pagbiyahe ng ating pong pamalaan sa ilang pong mga lugar, ay ibig sabihin na po yan, parang malaya na po tayo, hindi pa. Kailangan pa rin po tayo po ay mag-ingat sa COVID-19. Na? So may mga areas talaga ho, naghahanap pa rin po ng swab test result sa mga areas na inyo pong pupuntahan. So siguro minsan po, imbitahan natin dito ang Tourism Department, no, para tanungin natin kung ano po, sino-sino ba yung mga areas or mga probinsya, mga rehiyon na naghahanap pa rin po ng RT-PCR test result. Dahil nga, yan po ay kinakailangan para masigurado. Kaya nga ho, marami ang umaayaw na bumiyahe dahil nga ho, magastos to. Pero meron rin iba na ayaw talaga ang paawat, gusto talaga bumiyahe. Ang ginagawa nila, imbis na gumastos, ayun, namemeke ho ng RT-PCR test result. So ano nangyari? Yan po ay maling gawain po yan. Maaring kayo po ay makakapinsala o di kaya makakahawa ng sakit na COVID-19 sa inyo pong destinasyon, sa inyo pong pupuntaan. So mas maigi na dapat po ay siguraduhin ninyo na inyo pong dala pong RT-PCR test result ay hindi po huwada, hindi po peke, kailangan po yan po ay bigay po ng isa pong laboratorio, di kayo ospital, para at least iwas po kayo sa abala. Kapag yan po ay natukoy na peke ho inyo pong dalang po mga RT-PCR test result, nako, imbis na kayo po ay magsaya at makapagpahinga, ayun, diretso kayo sa kulungan. Dahil nga ho, yan po ay labag sa batas ang pamimeke ng RT-PCR test result. So,
Yan po ngayon po ang good news na hatid na ating pong Department of Tourism patungkol po yan sa mga turistang tutungo po sa mga areas na naghahanap pa rin po ng RT-PCR test results. So, libre na po, ha? Libre. At asahan natin na mas dadamihan pa po ng DOT yung po mga ospital na dapat pong pwede po nilang puntahan para po sa libre po nilang RT-PCR test result. Swab test, ika nga, for short. Ha? Okay, inaantay lang natin si Mayor Bautista. Nandiyan na ba? Yes? Sige, pasok muna. At mamaya rin po, atin rin pong makakapiling si Secretary Sylvester Bello III at pag-usapan natin itong tungkol po sa pagbabayad po ng pamahalaan po ng Kingdom of Saudi Arabia. Dahil nga po, meron pala po silang mga bayarin po, no? Sa mga distress po natin, mga OFWs. Mamaya po ipag-usapan natin yan. Okay, nasa linya ngayon po si Mayor Floribal Bautista ng Isla ng Boracay sa Malayaklan. Mayor, maayong buntag. Mayong buntag. Mayong aaga. Yes, mayong buntag, Sir Alex. Of course, ang nakinig na doon sa iyong programa, ganda umaga po sa lahat. Opo, as we speak, dahil nga po, bakasyon pa rin po ngayon, Mayor, no? Kumusta po ang Boracay ngayon? Marami bang tao? Marami bang pumisita ngayon dyan? Yes, marami, Sir Alex, dahil bago tayo ng almost 2,000 arrivals sa atin noong Sabado. Mm-hmm. So, 2,000. Kailan ho sila nagdagsaan po dyan? Noong weekend pa ho? Or ngayong araw na ito? Yes, noong weekend. Actually, Sir Alex, nag-total kami ng October 1 hanggang 31, ng almost 32,000 tourist arrivals. Nabilis kami ng 1,000 per day. Ayun. So, 31,000. So, ibig sabihin, 32,000. 32. Yes. Wow, ang dami pala, no? So, yan po ba ay, kung ikukumpara ho natin sa mga previous po mga araw na medyo mahigpit po ho ang ating po mga quarantine measures, medyo mataas sa hutong bilang nito, sir, no? March, before yun, nag-sort talaga yung COVID, babo tayo ng 2,000 a day. Yun, malaki nun. Hanggang nag-lockdown. Ang laki noon. Oo. So ngayon, unti-unti na bumabalik, no? Bumabalik. Ano to? Mga local tourists lang ho ba mga pumupunta ho dyan sa Boracay ngayon, sir? Yes, puro mga local nga. Then meron na mga foreigners, pero sa Manila, baka ma-expect na ng iba yung pumupunta ng Boracay. Ayun. Okay, dahil nga po may binanggit po ang Department of Tourism na meron daw ho mga areas na ngayon ay hindi na daw ho naghahanap po ng RT-PCR test results. Kayo ho dyan sa local LG ho ninyo, kayo po ba'y naghahanap pa rin po bang ng swab test result po ba, Mayor? Actually, Sir Alex, inuwala na tayong RT-PCR sa buong Panay at sa island ng Guimaras. No? Pero meron ka ng complete na vaccination card. So, pwede na pumasok sa Boracay na walang RT-PCR. Pero outside of that Panay and Guimaras Island, sinirequire pa rin natin ng RT-PCR test. Kasi wala pa kasi nga yung box card na may code or may walang security code pa kasi. Kaya mahirap kasi ma-verify kung saan mga areas yan. Kaya naniguro muna kami. Kaya if you're outside of Panay and Guimaras, require pa namin ng RT-PCR test. Ayun. So, ibig sabihin, kung ako po ay tutungo ng Boracay na taga-NCR po ako, kailangan pong mag-provide ako ng RT-PCR test result. Tama po ba, Mayor? Yes, Sir Alex. Required pa rin namin ng RT-PCR test result. Ayun. So, ibig sabihin, bakit nga ba yung pong Panay at Guimaras, yung pong mga vaccination card po nila, talaga naka-record sa inyo, no? May mga codes. Tama po ba? Bini-verify kasi ng validating team yan na Sir Alex, dahil kayo madali lang kasi malapit at saka madali lang ma-verify ng ating validating team. Where at other areas, kasi mahirapan din yan. Dapat kasi kailangan na mayroon ng unified na box card na talagang mayroong security code. Mm-hmm. Pero kung ang... Alex, opo, Mayor, kung... Yes. Sige po. Go ahead, sir. Yes, ang kasi naniguro lang kasi kami. Kasi meron pa rin nakalusot na antipas artist result ng mga PK.
So, kaya na nga, ano kami dyan, eh baka mayroong mga piki din na pasok ng mga vaccination card. Kaya ano lang, mm-hmm. we have to be assured na dapat talagang walang makapasok na fake na mga cards na yan. Opo. Pero ganito, Mayor, what if kung sila po ay kukuha ho ng vaccination card na magagaling po sa DICT, especially po yung pong tinatawag ho natin na VaxCert.ph, ito po ba ay tatanggapin po ba ng Boracay LGU? Yan, pag-usapan namin ng Governor Yan Mara Flores, Sir Alex, ano, kung may, mayroon na, kung mayroon nang talagang galing sa DICT na mayroon nang security code, no? So, yan ang hinihintay namin, no? Na baka pwede natin i-consider yan. Oho. Dahil nga, kung tayo po ibabiyahe po sa abroad, tayo minsan po, may mga biyahero po tayo na tumutungo po sa website ng DICT at doon po sila kukuha ho ng kanila pong certification po kung sila po ay fully vaccinated na, no? So, most likely, baka pwede ho yun, Mayor. Yes, pag-usapan namin ni Governor yan at saka sa task force, Sir Alex, magandang pangkuhan yan, balita kung mayroon tayong box car na galing sa DICT. Ayun. So ngayon ay para lang ho sa mga taga Panay at Guimaras ang wala nang RT-PCR test result po, sir, no? So yung po mga dumating po diyan, sabi ho ninyo na 1,000 kada araw, eh ngayon po ay nagdadala ho sila ng RT-PCR test results nila. Oh, basta outside ka sa dalawang island na to, ay talagang may RT-PCR test results lang dinadala. Oho, pero so far, wala naman hong may mga bit-bit hong peking mga resulta, sir. Noong October 30, meron pang nahuli isa naman na Sir Alex, eh. Grabe, no? Local tourist kaya, po yun, nagdala. Yes, tourist din, no? Kaya ang hirap talaga, meron paling gustong makalusot. Maganda nga itong programa natin ang DOT Department of Tourism. So meron ng mga libreng RT-PCR test, so maganda yun, Sir Alex, ano, makatulong din sa ating mga turista. Kasi mahal din kasi ang RT-PCR, kaya siguro iba dyan na nagbibike na lang para lang mga punta ng Boracay. Ayun, tama nga. Oh, so, maigi ho yan. Pero yun nga lang, kapag ikaw outside po ng Panay Island, eh, maghahanap ka pa rin po ng RT-PCR test, no? Pero eventually, siguro, ang hanapin na ninyo, vaccination card na lang, no? Kung fully vaccinated. Tama po ba? Yes, so yun lang. Ang hinihintay namin yung ano, yung unified na card na galing sa DICT. Talagang mayroong security code para i-avoid natin yung mga fake na card na yan, Alex. Okay, pero ganito po, Mayor. What if, kunyari, pamilya po sila, tapos yung po mga bata ay hindi pa ho fully vaccinated, meron ho ba kayong konsiderasyon? Papasukin pa rin ho ba ninyo kahit na wala ho silang vaccination card po, sir? Oh, sorry, i-require namin sila ng RT-PCR test yan, Sir Alex. Ayun. In lieu of vaccination card po sa mga bata na hindi pa nabakunahan, siguro yung mga below 12 years old, sir, no? 12 to 17, yes. Binabakunahan na kasi ngayon, eh. Yes, that's true. Pwede silang i-require na magdala ho ng RT-PCR test results. Okay, kumusta po ang ating po mga manggagawa po dyan sa Boracay, sir? Vaccination status po, sir? Yes, ang mga tourism workers natin na Sir Alex nasa ano na tayo, eh. 96% na tayo ang fully vaccinated at 91% na lang yung subject for second dose. So 96% na ang vaccinated. Mabilis pala kayo diyan, ha. Ilan na lang ho ang hindi pa nabakunahan? Ang hindi lang naka-second dose ay mga 8% na lang. Ano po ang dahilan, Mayor, kung bakit hindi ako na-fully vaccinated po sila? Kulang ho ba tayo sa bakuna? Ang dami ng bakuna. Ang iba kasi nito, umuwi ba sa provinces nila, yung iba mga workers na nag-first dose, ay yung iba hindi pa nakabalik. So ito yung nangyari siguro kasi naka 91.83 na, so almost more than 8% lang natira. So umuwi ito sa other provinces, ay baka nagpamakuna natin sa kanilang mga bayan din. Okay. Kumusta po ang mga establishment, mga hotels? Lahat po ba ng mga
mga operators po dyan, mga hotel and restaurants operators po ba? Bukas na ba lahat po, sir? Or minimal pa rin pong ang nakapag-ooperate ngayon? Minimal pa rin kasi sa 2,000, dati kasi may 6,000 tourists a day before closure eh. So kung mayroon tayong 2,000, eh parang 25% lang yan muna yan, yung arrival natin as compared before. Pero iba ngayon, nag-start na nga sabi, nagbukas ng mga skeletal na mga workers nila dahil nga nag-increase na tayo ng arrival. So may possibility na yung iba na yan na nag-close, ay magbukas na rin yan. Ayun. Ano hong mga rason ho nila, sir? Kung bakit medyo ano pa sila? Ayaw pa ho nila magbukas. Meron ho bang mga hinahanap pa ho bang requirements po sa LGU ninyo? Kailangan ba may mga safe pass, tawag dito, yung mga kailangan pong naka-enroll ho sila or accredited something, mga ganun po ba, Mayor? Actually, halos mga resort sa Boracay, mga 50% ang nakakuha na ng compliant na lahat eh. Ang problema na kasi dyan, siyempre, alam mo naman, ang workers, pag yung trabaho yan, talagang misfieldo, ay wala namang tourist. So, yun ang hirapan din mga operators natin mag-operate. Yeah. Yung ano, no? Yung operational expense ng bawat pong operator, no? Nag-aalangan muna sila. Totoo yun. Kasi magastos din. Mayroon kuryente, tubig, saka yung sweldo ng mga tao. So, kung walang turista, yung mahirapan ang ating mga establishment owner. Oo. Okay, by this holiday season po, coming December, ano ho ba mga pakulo at ano ho ba mga programa na inyo pong inihanda? Siguro by Christmas at New Year, ano ho ba mga plano ho ng inyo pong LGU dyan na Mayor? Sa ngayon na, Sir Ali, kasi tinitingnan pa natin yung quarantine status eh. Saka kung ano ang mga activities na i-allow kung saan ang, kung ano na bilong na quarantine status. So titingnan muna namin to this month, this November na to, kung wala na ba talaga, kasi zero COVID na rin ang Boracay eh. So, ano yun, nahintayin muna namin yung quarantine status saka paisipan anong activities na pwedeng gawin. Opo. By the way, kayo po ba ipayag noho na kayo po isa ilalim na sa alert level system? Sa ngayon, wala po kami alert level system. Pero ang, sa October kasi, naka-DCQ kami. So, we're waiting, nahintay ko pa ang alert governor, baka mag-DCQ kami. Oo, pero yung alert level system na ipinapatupad na rin po dito sa NCR, sa Metro Manila, mukhang effective na. Ito po ba'y pwede ninyong ipatupad dyan sa inyong lugar, sir? Yes, maganda yung ginawa nila ng ATF sa Metro Manila eh. So pwede adapt yun. Pero tingnan namin eh, pag-usapan ng governor sa task force sa Boracay, kung ano bang, anong quarantine status ba eh, i-adapt ba yung may alert level na yan or i-maintain na lang yung MDCQ ba o ano dyan. So, depende na yan sa pag-usapan namin. Oo, kung alert level system, most likely, ang Boracay, pwedeng mailagay na sa alert level 2, sir, no? Yes, Sir Alex. Oo. By the way, doon po sa capacity ho ng mga hotel at restaurants po dyan, mga ilang porsyento po bang ina-accommodate po per hotel? Sa ngayon, 50% pa ang yung allow namin na Alex, yung kasi ang allowed sa DCQ eh. Opo. So medyo laki na rin po yun, no? Marami na rin po yun, 50%. Yes, okay na yun, no? 50% accommodation. Oo. Oo, okay. Sige po, baka meron pa po kayo may iba pa mga anunsyo po, Mayor, para at least pati doon ang ating po mga kababayan na tutungo ho dyan sa Boracay. Ano pa ho ba mga kailangan nilang tandaan? Yes, so ano natin din, sir, yung ni-implement pa rin natin yung minimum health protocols, yung pag suot ng face mask sa beach areas, umaligo, kukuli naman yun eh. Then, of course, sa public transport, face shield pa rin. At saka yung curfew hour natin sa Boracay ngayon eh, dati 10 p.m. to 5 a.m. So, in-adjust ko na yan ng 12 midnight hanggang 4 a.m. So, yan na ang curfew hour. At of course, yung bar natin ngayon, hindi pa rin natin nag-operate. So, yung mga restaurants, yung resto bars, allowed. At of course, yung physical distancing, pina-implement pa rin natin, Sir Alex. So, ibig sabihin, yung po mga pamorninga na inuman dyan, sir, bawal, sir, no? Oh, yeah, limit muna natin yung hanggang 12 midnight lang.
operation nila. 12 midnight lang. Oo. Pero yung mga okasyon na tulad po ng mga okasyon like party-party ho dyan, bawal muna po, Mayor. Bawal muna yung party. Bawal muna. Kasi yan kasi ang panas, super spreader yan, kaya delikado. Yeah. Okay. Sige po. With that, Mayor, thank you so much po for your time. Ang damugin sa mga, sir. Yes, adang salamat, Sir Alex. Mabuhay kayo. Thank you, sir. Si Mayor Florlibar Bautista, ang local chief executive po ng Malay Aklan, dyan po sa Boracay Island. O yun. So, mukhang gumaganda na pala ho at sumisigla na ho ang turismo dyan po sa Boracay. Ang sabi nga ho niya, dito pong buong buwan ng Oktubre, umabot na ho sila ng 32,000 visitors, ha? Mga tourist visitors. So, maigi ho yan. Ha? So, utay-utay ay napaparami na po ang pagdating ho dyan. Siguro by December, naku, kapag yan pong Boracay ay sa ilalim po ng Alert Level System 2, naku, I'm sure marami ho ang nagbabalak pong dyan ho magpasko at magbagong taon, most likely. Pero kailangan, tingnan natin ang status kung talagang mababa na po ang bilang na mga tatamaan po ng COVID-19 dyan po sa kanila pong lugar. Okay, magbabalik po tayo. Alas 6:33 na po ng umaga. Sa ating po pagbabalik, ha? Balik ko tayo dito sa Metro Manila. Pag-usapan natin, dahil sabi daw ho ng Octa Research Group, ang NCR ay ready na daw ho sa Alert Level 2. Naku! Yan po ating po pag-uusapan. Magbabalik po tayo. I see. Sa Alas 6, kasama si Alex Santos. Okay, sa oras sa alas 6:35 na po na umaga, kumusta na natin ang mga maaga hong gumising, ha? Si Ma'am Nancy Remonde, sabi niya, Happy Halloween na yun. Si John Carlo Marasigan, good morning. Si Jerome Rosaupan, bye, may buntag din mo niya. Si Rick Loreno, sabi ho ni Rick Loreno, mas mahal daw hong maglibot. Ito sabi niya, mas mahal daw hong maglibot sa mga island ng Pilipinas. Mas mura pa kung pupunta na lamang ho ng Hong Kong, Taiwan at Korea. Minsan tama ka dyan na kasamang Rick, no? Dahil nga ho, nakapakete na kasi. Pero kung dito ka ho sa local, local tourism, minsan napapamahal ka eh. Napapagastos ka pa ng mas malaki. Pero tama ho yun na Rick, dahil nga ho tayo po ay kailangan tumulong sa ating po mga local tourism industry, buhayin muna natin po ang sarili mo natin bayan. Ha? Huwag muna tayo ho, pumunta ho sa ibang bansa para ho magliwaliw. Dito muna tayo. Love our own. Love your own. Rick, ha? Tulungan muna natin ang ating po mga kababayan, especially po yung mga workers po sa tourism. Diba? Ito, si Amanda Polinario, magandang umaga. No need mag-Boracay, maganda na sa Manila Bay. Good morning. Ayan, tama ka rin. May punto rin si Miss Amanda, no? Ba't ka pa lalayo? Kung meron ka ng white sand, dyan po sa Manila Bay, Dolomite Beach. Ayun. Okay, speaking of travel, eto, pero pong ulat muna. Mga biyahero daw sa iba't ibang pantalan, ayun, dumagsa ayon daw sa Philippine Coast Guard. Dahil nga, bakasyon pa ngayon, no? Detalye mula kay Patrol 5, Kuyang Aya Yupango. Kuyang, good morning! Pari Alex, maraming salamat. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Dumagsa yung mga biyahero sa iba't ibang pantalan ng bansa na pauwi sa kanilang mga lalawigan kagabi. Kasabay ng paggunita ng araw ng mga yumaong mahal sa buhay sa pinakahuling report ng Upland Biyaheng Ayos Undas 2021 ng Philippine Coast Guard, 29,515 na mga pasahero ang na-monitor ng Coast Guard kagabi. Sa bilang na ito, 16,551 ang paalis at 12,858 ang pauwi sa lahat ng pantalan sa bansa. Umabot naman sa 276 na barko at 353 na motorbangka naman ang na-inspeksyon ng mga nakakalat na frontliner personnel sa 15 PCG district. Ayon kay Coast Guard spokesman Commodore Arman Balilo, hanggang November 4 ay nasa heightened alert ang Philippine Coast Guard dahil na rin sa inaasahang pagdagsa ng mga pasaherong dadalaw sa kanilang mga pamilya, kasama na rin dito yung mga lokal na turista.
Patuloy ang paalala ng Philippine Coast Guard sa mga maglalayag na alaming mabuti ang mga ordinansa sa kanilang mga pupuntahan lugar, lalo na may magkakaibang rekisito ang mga LGU ngayong panahon ng pandemya dulot ng COVID-19. Samantala, patungkol naman sa COVID-19 na mass vaccination, paalala ng Manila LGU na bukas, araw ng Miyerkules, ay pagpapatuloy na ang mass vaccination. It is Patrol number 5 by AU Pangkutukulat. Siyempre naman ito ng lakas, DWIC. Okay, thank you, Kuyang Aya Yupangko. Patungkol po yan sa mga biyahero ho natin. No? Talagang dagsaan na rin. Marami nagsisiwian po sa mga probinsya. Lalong-lalo na po dyan sa, ano, no? Sa may Batangas Port, patungo po ng Occidental Mindoro, patungo po ng Puerto Galera. Ito sabi nga po ni Miss Nancy Remonde, no? Okay na rin puntahan ang Puerto Galera. May White Sand Beach doon. Isla din. Sombrero Island. Super ganda, sir. Ha? Kaya lang rough yung White Sand. Not like Boracay, super pino ang buhangin. Ayun. Pero okay na rin yun. Ha? Kaysa naman na gagastos ka pa ng airfare. Ha? Ito, ano na lang, by land and by sea. Makakarating ka na dyan sa Puerto Galera. Matagal na rin ako, hindi ako kabalik ng Puerto Galera, no? Merong ano dyan, may pinuntahan kami dyan. Ang ganda nga, no? Yun nga lang, hindi po, ano, oh, tama nga si Nancy, no? Hindi ho, ano, hindi ganun kaptino na tulad po sa Boracay. Na kapag tumapak ka dun sa White Sand, eh talagang para kang tumatapak po sa carpet. may ano daw yun, eh, may... Meron pong siyensya po dyan at phenomenon kung bakit nga daw sobrang lamig at the same time sobrang sarap sa paa ang buhangin po dyan sa Boracay. Dahil nga, may time pala daw ho, kapag yung, di ba naglulumot po yan? Kapag naglulumot, minsan kapag yung daw pong lumot naarawan, natuyo, eh talagang parang siya yung nagiging ano nila, nagiging parang... shock absorber, ayun, kaya gumaganda ho yung Boracay, no? Oo, kailangan talagang pag-ingatan po natin ating pong kalikasan para makabalik po tayo ho dyan na maganda pa rin po ang kanya pong anyo, ha? Hindi po tulad noon, noong mga nakalipas pong mga administrasyon, ayun, sinalaula ho ang ating pong mga isla, napakaganda po mga isla. Pero ngayon, dahil nga po sa masidhinga, political will ng ating pong Pangulong Duterte, ayan, napaganda ho ang ilan po nating mga inabuso hong mga isla tulad po ng Boracay. Siguro yung mga ilan pa mga isla, no, na hindi pa ho na nasa sa ilalim po sa rehabilitation ng mga task force ng Department of Environment and Natural Resources, ng DOT, ng DILG, eh kailangan na rin pong panahon na para manumbalik po yung dati ho nilang anyo at ganda. Ha? Kailangan na natin na pag-igyan po yan. Okay, inaantay lang natin si Secretary Sylvester Bebot Belo III. Dahil nga, meron din po siyang good news para sa atin po mga distressed OFWs. Naalala ho ninyo na meron po ilan sa ating mga kababayan na umuwi na lamang ho ng ating pong bansa na hindi malaman po na nakuha ho nila at na-claim yung kanila pong mga unpaid salaries at mga benefits. Eto, dahil nga po sa utos ng ating pong Pangulong Duterte na dapat ay bayaran ng employers po ng naturang pong bansa, sa pamagitan po ng kanila pong gobyerno po dyan. Ayun, nung last pong pumunta ho si Secretary Bello sa Saudi Arabia, nakausap po niya ang kanya pong counterpart po dyan. At the same time, ang Pangulong Duterte ay sumulat na rin po kay Haring Salman at kanya pong na pinaalala na Haring Salman, kailangan mong bayaran. Ang sabi nga po dito, no, ang ating pong Pangulo ay nagpadala ho ng personal letter sa kay King Salman ng natura pong Kingdom of Saudi Arabia para palalahanan na dapat po ay bayaran ho ninyo ang ito pong mga unpaid claims, salary, at mga benefits po na ating pong mga OFWs na kawawang kawawa. Umuwi dito ng ating pong bayan na wala ho silang naibigay po sa kanilang pong pamilya ho dito.
Walang-wala. Dahil nga ho, distress. At ang ilan po sa kanila po ay nawalan po ng trabaho. Dulot siguro po to ng COVID-19. Pero, yan po ay napagtrabahuan ho nila. Service rendered na po yan, dapat lang naman talagang bayaran. So, anong dapat gawin po ng pamahalaan po ng Saudi Arabia? Singilin po ninyo ang mga employers ninyo dyan. Hindi pwede ho yung na... Keso nakauwi na ho yung domestic helper ho, yung pong OFW na nagtrabaho sa inyo, wala na kayong pananagutan. Hoy, excuse me, meron pa ho. Kaya, ang good news ngayon, sabi ho ni Secretary Helio, ang Kingdom of Saudi Arabia po ay handang magbayad ng $4.6 billion. O, malaking pera po ha. Doon po sa mga kababayan nating nagtrabaho po yun sa lupang banda. Ito po ang mga unpaid wages at yung mga end contract fees para sa atin po mga OFWs. Ito po ay umaabot po sa higit 10,000 na mga OFWs. Pero gusto ko yung tanong po kay Secretary Bello, bagamat meron na tayong good news po at meron na pong pangako ang kaharian ng Saudi Arabia, paano ba ho ito matatanggap po ng bawat OFWs? Meron ba kayong sistema hong gagawin po, Secretary Bello, para sino ho itong makakatanggap po ng $4.6 billion po na babayaran po ng KSA? Ano ho ba ang hahanapin ninyo sa mga OFWs? May listahan ho ba kayo? Ito yung mga tanong eh. May listahan ho ba kayo sa mga OFWs na umuwi dito na sila po ay mapapabilang po dyan sa claims na makakatanggap po ng ito pong pagbabayad po ng KSA. So ito po yung mga usual na ho natin na pwede na natin itanong po kay Secretary Bello. So inaantay lang ho natin siya. Wala pa ba IV? IV, wala pa ba yes? Wala pa ba? Oh, sige. Para hindi tayo makasayangan ng oras. Dahil 6:45 na ho. Ayun. So tatanungin lang ho natin ang procedure kung paano ho ba at kailan ito matatanggap. Ito po bang good news na ito ay tuluyang hubang matatanggap po nila o hanggang good news lang tayo, Labor Secretary Bello? Okay na ho yung pakinggan ng good news, pero ang importante, kailangan po hawak na hawak ko nila itong pong kabayaran. Yun pong inaantay ho natin. So, the good news is good to hear, pero kailangan na natin dito ang execution kung paano ho ito may paparating po sa ating po mga OFWs na inaantay po ito. Ang Kingdom of Saudi Arabia pala ho ay takot pala no kapag pinatigil ho ang pagpapadala ho doon dahil muntik na ho tayo magpatupad ng deployment plan po dyan sa KSA dahil nga kapag hindi daw ay babayaran po dyan, walang manggagawang Pilipino ang tutungo ho ng Saudi Arabia. Ibig sabihin, wala po silang katuwang na makakatulong po dyan sa kanila pong lugar sa Saudi Arabia. So meron po tayong ano no, meron po tayong huling baraha. At least ang Pangulong Duterte talagang pinapangalagaan po at may malasakit po talaga sa ating po mga OFWs. Yan po ay napatunayan na hindi po pinababayaan po na ating pong kasulukuyan po administrasyon ang tawag nito yung welfare. Welfare po ng ating po mga OFWs. Kaya si Pangulong Duterte, talaga nung pag sinabi mo mga OFWs, ayun, unang-una po, prioridad ho niya. May malasakit talaga ho. Kaya, bilang ganti, yun naman po mga OFWs talaga ho, full support sa ating po Pangulong Duterte. Kaya siguro sa darating pong eleksyon, nag-aantabay na lang po itong mga OFWs, no? Para sa kanila pong overseas, ano tawag nito, yung absentee voting o yung overseas voting. Inaantay noon nila. Sino kaya ang susuportahan po ng Pangulong Duterte para isahan na lang po butuhan. Yan, alam nila. Alam mo nila yan. Kung kita nyo, landslide nga po nung si Pangulong Duterte po ang tumakbo. Dahil nga, ramdam nila. Ang Pangulong Duterte ay meron po talagang pagtanaw ho sa welfare ho ng ating po mga kababayan abroad. Kaya siya po ay mahal na mahal ng ating po mga manggagawang Pilipino dyan po sa ibayong dagat. Okay, wala pa hiyas? Uy, 6:48 na. Okay, magbabalik muna tayo ha. Ilang saglit lamang po. I see. Sa alas 6, kasama si Alex Santos.
Hoy, we have 11 minutes ago bago ho mag-alas 7 ng umaga. Susunod na po ang mga balita na wala pa rin talaga si Secretary Bello, no? Sayang. Marami pa naman mga OFWs po nag-aantabay kung ano po ang posible pong good news. Sabi kasi po, by December na ho, posible daw ito nga, may pamahagi na ho, ito po mga unpaid claims po ng ating po mga OFWs. Pero ang pangako kasi ng KSA, yung kanyang pong counterpart, baka January pa. Pero sabi niya, eh, wag January. Eh, kailangan matanggap nila yan by Christmas para meron silang panggastos sa darating pong holiday season. So, yan po ang inaantabayanan po natin. Oy, by the way, kahapon inanap po natin si ano no si Councilor Rani Ludovico tungkol po 'yung nangyari po diyan sa Quezon Memorial Circle dahil nga po sa pagdagsa ng ating po mga kababayan po diyan. May bago silang ano na, meron sila na pagkasunduan po diyan. At ang sabi ayusin na daw ho ang pagdagsa ng mga tao po diyan sa area ho. Ito po ang ating po panayam po kay Sir Rani Ludovico. Meron ho bang dapat ho bang malagot ho dito sa pinayagan pong pagdalo ng napakarami, may mga bata pang pumasok ho dyan sa Quezon na Memorial Circle po, sir? Yes, actually po, Sir Alex, pinagandaan po ng Lungsod Quezon, yung Quezon City Memorial Circle natin, dagyan po yung pasyalan po talaga ng hindi lang sa Quezon City, kundi pati yung mga Karatig Lungsod ng ating pong ang Quezon City, umaga po talagang nag-dispatch at meron po kami na law enforcers po namin yan, DPOS, Traffic Transport Group at yung Task Force Disciplina at yung ating pong tinatawag po ng regular security guard. Pero nung dating po ng hapon, talaga po dumagsa ang mga kababayan po natin po dyan na karamihan po ay outside Quezon City. Mm-hmm. At talaga pong actually po, hindi pa rin naman po sila overcrowded. Dahil yung Quezon City Memorial Circle po is 25 hectares po yan. Mm-hmm. So sa IETS naman po natin, allowed po. Kasi in outdoor po yan, allowed po tayo ng 80% capacity. Mm-hmm. Ang isang portion lang po talaga na kumpul-kumpul po. Oo. Po doon sa playground po natin. Oo. At may mga nag-picnic din po. Ako. Nung nalaman nga po ni Mayor yan, tumakbo rin agad si Mayor Joy Del Monte kahapon po doon para makita yung aktual na sitwasyon. Kami, nag-meeting kami. Mm-hmm. Kung paano namin na hindi na po maulit yung kumpul-kumpul doon sa isang area lang. Mm-hmm. So nag-identify po kami ngayon, Sir Alex, ng pitong zone. Yeah. May area-area po kasi dapat yan, picnic area, yung playground area, flower area, meron po kami exercise area din po yan eh. Opo. So, para hindi na po concentrated po yung mga tao, nandun lang po sa supposed to be na playground dahil maraming bata po eh. Mm-hmm. Nangyari po yun po si kahapon din po, may kanya-kanyang baon na kung ano eh, vertical zero eh. Talagang picnic talaga, no? Yes, ginawa kong picnic. Nasabi ko siguro talaga yung mga tao. At dahil sarado ho ang cemeteryo, doon na lang po nagpunta yung family bonding nila doon po sa Quezon City Memorial Circle. So ano po magiging ano po, Sir Rani, ano po magiging pagbabago po dyan? Itutuloy pa rin po bukas ang Quezon Memorial Circle, pero meron po paghihigpit na gagawin. Ganun po ba mangyayari, sir? Yes po. Kasarado po siya ngayon dahil dinidisinfect po, dahil nakita po natin yung sitwasyon kahapon, lalong-lalo na sa playground po ng mga bata at sa ibang area. Ay nagkaroon po kami ng redesign ulit ng Quezon City Memorial kanina. Mm-hmm. At yun, yung may mga chaos na mga kailan mo dyan, mm-hmm, ay talagang nilayo na rin mo namin, dinistribute na mo namin sa bawat areas na may makagpapasyalan po. At pinagbawal na rin po namin ang pagpipiknik doon po sa playground at sa area po ng meron po kasi kami dyan fitness area, yung andiyan na po may pwede mag-exercise. Opo. Opo. Nag-designate na po kami ng isang area na pwede po sila na mag-picnic po doon. Opo. Yung po mga bata, papayagan pa rin po ba pumasok, Sir Rani?
sa ATF naman po natin na basta po, lalo na sabi nga, essential mag-exercise, lumabas ng tahanan, ay pinatayagan ng bata na may kasama kong guidance o kundi magulang. So, nire-required na rin po namin na para ma-identify po natin na yung mga fully vaccinated, yung mayroong vaccination card, eh meron po kaming path lane sa mga entrance po. Dalawang entrance na lang po kasi ang bubuksan eh. Okay. Ito po yung sa East Avenue entrance, yung po yung doon sa may City Hall, meron po underpass po tayo doon. At doon po sa Commonwealth na may underpass po tayo. Doon po pwede, at the same time po, ang lungsod Quezon, magkakaroon na rin po kami ng parang tourist guide sa mga tao sa loob para po kumpulan. Dadali mo namin sila doon sa ibang parte. Sa ibang parte o ng parte po natin. So, kailan niyo ipopost po yung panibagong guidelines po dyan sa mga dadalo at papasok po ng Quezon Memorial Circle, sir? Yes, after nyo, after nito, bukas po ulit kami. Ongoing o, hanggang Friday o, expected o kasi namin dyan, Saturday, Sunday o, tatagta uli mga bata. Mm-hmm. Lalo na po kung ililip na po yung curfew hours po natin ng Metro Manila Council. Ayan. So, yan po ang ating pong panayam po kay Councilor Ronnie Lodovica, ang hepe ho ng QC, Task Force Disciplina. So, paalala ho dating na naman po ang weekend, nako, kung magdadagsahan naman kayo, ay pagbabawal na daw po yung pagdadalahon ninyo mga kaldero, yung pong gagawin po dyang picnic-picnic. At yung po mga iyan, mga kiosk na binabanggit, no, at hihiwalay na po yan, ilayo-layo ang parte para hindi mag-uumpulan po ang ilan natin mga kababayan po dyan. Okay? So, distansya, amigo lang tayo, ha? At huwag tayo mag... huwag kong tanggalin yung social distancing po dyan. Dahil ayaw natin, bumalik ko tayo sa dati. So, kita niyo naman po, ha? Ang sabi po ng Okta Research Group na ready na daw tayo sa Alert Level 2. O kita niyo, bumaba na hong bilang ng mga cases natin dito. At ang sabi ng ating pong Professor Guido David, ang 17 cities and one municipality ho dito sa NCR ay nasa low risk na ho. At ang nag-iisa pong very low risk ay ang Navota City. Galing talaga to si Mayor Toby Chanco talaga, no. O siya lang po ang pinaka very low risk po sa ano, sa COVID update po natin ho dyan. So gayahin natin ang Navotas. Huwag na ho natin pataasin pa yung bilang na mga nagpo-positibo. Kaya ready na ho tayo by November 15. Pwede na ho tayong tumungo sa Alert Level 2. Hari nawa. Ha? So yan po ay good news po para ho sa ating pong mga kababayan dito po sa NCR. Para we have a merry merry Christmas na ho by December. Okay? So sana po ay tuloy-tuloy po ang inyong pong kooperasyon, ha? Para iwas po tayo sa pagdagsa na rin po ng ano, ng pagtaas po ng kaso po ng COVID-19. Ang sabi kasi ng OCDA, handa na po ang NCR sa Alert Level 2. Bakit? Number one, wala na ho kasi na mga karagdagang pang mutation at wala na ho yung threat ng ano, ng variant. Wala na ho yung mga nandiyan pa rin yung Delta variant pero hindi na ho ganun po kabangis yung pong mga pumapasok po mga new variants. Sulad po yung Delta Plus, wala. Mahina daw yun. Meron pa yung AY3.4. Medyo wala rin daw po yun. Ha? So, isa po yan sa mga tinitingnan ho nila. No variant threat. Number two, low daily cases po natin sa kaso ho natin. Tingnan ho ninyo ang daily cases po sa NCR. Ang NCR po is 536. Oh, mababa na po yan sa 1,000. Minsan kasi po, tayo po yung umabot po ng 6,000, di ba? O, maigi na ho yan. Pero ibaba pa rin po natin ho yan. Ang QC pa rin po pinakamarami with 164 cases po. Okay, number 3 na dahilan kung bakit pwede na ho tayo Alert Level 2 ay mataas na ho, high ang vaccination rate na po natin ho dito. 80% po ang fully vaccinated, 96% po ang nakapag-first dose po dito sa NCR. Kaya, yan po isa pong batayan kung bakit tayo po ay pwede na hong luwagan ng ating pong alert level system. At the same time, pag sinabi ho natin na marami na ho at mataas na po ang ating pong vaccination rate, meron na po tayong sinatawag na
mababa na po yung resurgence, low resurgence po ng cases. At the same time, protektado na po ang ilan po natin mga kababayan po dito sa NCR. Okay? So yan po ang dapat po natin tandaan para ingat po tayo. Ayaw na po natin bumalik po sa paghihigpit po ng quarantine measures dito. Enough na po yung MECQ, ECQ, alert level 4, alert level 3 po tayo ngayon. Pero sana po bababa na po yan sa alert level 2. Okay? So with that, wala na tayong oras. Alas 7 na po na umaga. Maraming salamat po sa mga tumungay po dito sa ating programa sa IC Salasais, sa DWIC. Until tomorrow po, magkita-kita pa rin po tayo po dito at himayin po natin mga issues na bumabagabag po sa ating pumbayan. Okay? At susunod na po, mga balita. Ito na po, mensahe po ni Boss Edgar Cabangon sa araw po ng Martes. Nice reminder, one of the best feelings in this world is waking up and realizing that we can be happy again, even without the things we thought we needed. With God's love, everything comes perfect. Kaya, think good, think God, and thank God. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Let's be, you know, let's show our acknowledgement o ipagsapapasalamat po sa ating pupong matapal. Dahil siya po ang lahat po nabigay. Itong buhay natin pong tinatamasa ngayon. Thank you for the gift of life, for the gift of friends, and the gift of family, Panginoon Diyos. Thank you so much po. Oy, ito, batino natin si Hiyas Pantalyon ng aming pong tawag nito, masipag na coordinator po natin. Yan. At umaakto na rin pong executive producer. Yan. Hiyas Pantalyon, happy birthday, ha? Magpalakas ka at patuloy ang pag-iingat sa iyong katawan, okay? At Ma'am Sharon Tan, magandang umaga po sa inyong pong pamilya. Salamat po sa mga tumunghay po dito sa ating pong Facebook page sa DWIC 822 at maging sa ating pong Facebook page ito po sa Alex Santos Facebook page. Maraming salamat sa ating pong mga katuwang ho dyan, Engineer Winner Contehino, si Hiyas, ating pong mga writers sa social media at sa ating pong News Information Center, at syempre ang ating pong station manager, walang iba kundi ang tukayo ko, si Alex Calda. At sa ating pong pamunuan po dyan at sa ilang pang mga opisyal ng inyong pong Aliu Broadcasting Corporation. Bye for now, ingat! IC sa Alas 6, kasama si Alex Santos.